top 10 questions na madalas na itinatanong tungkol sa e-travel registration. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber sa Dubai. Sa video na ito ay sasagutin natin ang top 10 questions na madalas na tinatanong ng mga pauwing OFW tungkol sa pagre-register sa e-travel. Napakarami kasi nagtatanong sa comment section kaya ginawan ko na lang ito ng video. Number 1. Eto guys, madalas ko itong nai-encounter na kung bakit daw hindi makapag-proceed or hindi makakontinue. Eto guys ang possible 3 reasons kung bakit hindi kayo makapag-continue. Una guys, ay dapat i-double check nyo lahat ng information. Kunwari guys, ay na-choose nyo yung air sa transportation type, ngunit may nakapula. Kailangan nyo lang i-double click or i-click ulit yung arrow sa gilid at i-click nyo ulit yung air para hindi siya nakapula. Pangalawa guys, i-check nyo yung format o yung format ng date. Dahil guys, maraming OFW ang nag-message sa akin na napakalaki ng problema dahil nga hindi sila makapag-continue. Pero nung nakita ko yung format ng date nila ay mali-mali naman, lalo na yung year. Pangatlo guys na possible reason ay dapat i-click nyo yung box dahil may nakanote naman dyan guys na click if you agree to continue. So i-click nyo yung box, then click agree at para makakontinue kayo. Number 2. Saan daw ba kukunin or kailangan pa daw ba ng reference number? Guys, napakaraming beses na akong nag-register sa e-travel pero wala naman talagang reference number na kailangan. Actually guys, 2 beses na nga akong nag-arrive sa Pilipinas dahil nakabakasyon ako ngayon sa Pilipinas galing sa Dubai at nag-travel ako sa Taiwan. At pag-arrive ko sa Pilipinas, nung nag-register ako bago ako umuwi sa Pilipinas galing sa Taiwan ay wala talaga akong nakikita or wala akong fill up na reference number. Unless na lang na i-click nyo yung update registration sa baba, doon nyo talaga makikita yung reference number. Pero hindi nyo na kailangan pumunta dyan sa update reference number dahil kapag na-click nyo na yung small box at na-click nyo na yung agree, ay makakapag-continue na kayo at tuloy-tuloy na yan until makakuha kayo ng e-travel QR code. Sundan nyo lang yung video guide na ginawa ko na ilalagay ko sa description ng video na ito dahil guys, yung mga OFW na sinundan yung video ko ay successful naman na nakakuha ng e-travel QR code. Basahin nyo ang mga comment nila. Number 3. Paano daw kung hindi nila na-screenshot or hindi nila na-save yung e-travel QR code nila? Ano daw ba ang dapat gawin? I suggest guys na gumawa na lang kayo ulit ng bago or mag-register na lang kayo ng pinabago sa e-travel. Dahil wag na kayo pumunta doon sa update registration dahil mahihirapan lang kayo. Dahil guys, ginawa ko ito para sa inyo. Nag-register ako sa e-travel at nakakuha ako ng QR code. Pero nag-register ulit ako considering na kunwari hindi ko na-screenshot yung QR code ko. So after ko makapag-register for the second time, after ko matapos yung isang registration ko, so nakapag-register na ako guys ng 2 beses at the same time. After or pagkatapos mismo na pag-register ko or after ko makakuha ng QR code ko. So after ko mag-register for the second time, ayun guys, nakakuha ako ulit ng e-travel QR code. So huwag nyo nang masyadong stressin yung sarili nyo. Gumawa na lang kayo ulit ng bago kaysa pumunta kayo doon sa update registration at lalabas na naman doon or makikita nyo na naman doon yung reference number na hindi nga natin alam kung saan ito kukunin. Number 4. Paano daw ba kapag mismatch or invalid yung email address sa pagre-register sa e-travel? Ito nga guys yung hindi ko talaga maintindihan dahil napakaraming beses ko siyang sinubukan dahil mayroon akong 5 email address. At sinubukan ko ito sa first step ng e-travel registration at lahat naman ay gumana. So ang suggestion ko guys ay dapat i-double check nyo lahat ng information
At yun nga, i-click nyo yung box and i-check nyo rin yung format ng inyong date. Then i-click nyo yung continue. So, kung nasubukan nyo na lahat at na-try nyo na at na-check nyo na lahat pero hindi pa rin gumagana yung email address nyo, ay subukan nyo na lang uli gumamit ng bago or subukan nyo ulit mag-explore or pwede rin kayong manghiram ng email address dahil nga, kumbaga, hindi naman sinesend yung QR code sa email address. So, para makapag-proceed lang kayo, ay maghiram kayo ng email address kung wala na talaga kayong iba at invalid ang lumalabas sa e-travel registration. Number 5. Pwede daw ba mag-register sa mismong araw ng flight nila pauwi sa Pilipinas? Yes guys, pwede naman kayo mag-register sa mismong araw ng flight nyo sa Pilipinas basta meron kayong internet. Eto nga guys, may nakasabay ako nung pauwi ako sa Pilipinas nung nag-travel ako sa Taiwan nung isang araw. Dahil tinanong ko siya, kausap ko siya guys, pero tinanong ko siya kung meron na siyang e-travel QR code. Pero ang sabi niya, ano daw yun? Wala siyang ka-idea tungkol sa e-travel. Kaya shinare ko sa kanya tungkol dun at tinuruan ko siya mag-register sa e-travel. At ayun nga guys, nakapag-acquire siya or nakakuha siya ng kanyang green e-travel QR code dahil kompleto naman siya sa bakuna. So, shout out nga pala kay Chivas na nakasabay ko pauwi sa Pilipinas galing sa Taiwan. Pero guys, take note na hindi ko sinasuggest na mag-register kayo mismo sa araw ng flight nyo dahil ang pagre-register sa e-travel ay at least 3 days before flight nyo pauwi sa Pilipinas. Pero sa mga nagtatanong, pwede ang 1 day before flight, pwede ang 2 days at 3 days. Pero yung more than 3 days ay hindi yun pwede dahil guys, base sa announcement ng e-travel or ng Bureau of Quarantine or ng Bureau of Custom ay dapat 3 days before flight ang pagre-register sa e-travel. Number 6. Paano daw ba kapag mayroong connecting flight? Ano daw ba ang ilalagay na flight number at sa country of origin? Ganito yun guys, kung dadaan lang naman kayo sa bansa as connecting flight ay yung original country pa rin at yung original flight number sa bansa na panggagalingan nyo ang ilalagay nyo sa flight number at sa country of origin. Unless na lang guys, kung mag-i-stay kayo sa bansa na dadaanan nyo ng more than 3 days, ay doon kayo dapat gumawa ng panibagong e-travel QR code. Pero kung connecting flight lang naman kayo at hindi naman kayo lalabas sa airport, ay yung original country pa rin na panggagalingan nyo ang ilalagay nyo sa country of origin at sa flight number kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Number 7. Saan daw ba makikita ang flight number? Napakadali lang naman guys, mahanap or makita yung flight number. For example guys, Cebu Pacific yung sasakay nyo pauwi sa Pilipinas, ang flight number nyo, for example, is yung makikita nyo na 5J317. And for example naman na Emirates yung sasakay nyo pauwi sa Pilipinas, yung makikita nyo na EK332 or yung EK334, yun yung flight number ang ilalagay nyo or yun yung flight number na ilalagay nyo sa e-travel. Number 8. Kailangan pa daw ba dalhin ang vaccine certificate kahit kulay green na yung e-travel QR code? Guys, kahit hindi na hinahanap sa mga airport pauwi sa Pilipinas or palabas ng Pilipinas ang vaccine certificate, lalong-lalo na kapag uuwi sa Pilipinas na mayroon kayong green QR code, ay dapat lagi nating dalhin ang vaccine certificate dahil proof ito na vaccinated kayo. Dahil guys, just in case hanapin yung vaccine certificate nyo na titingnan kung vaccinated talaga kayo, so ano yung ipapakita nyo? Dahil guys, napakaraming OFW ang nagsasabi na hindi naman daw nga hinahanap, so hindi na daw ito kailangan dalhin. Pero guys, dapat lagi nyo itong dala dahil kapag hinanapan kayo, wala kayong maipapakita. Number 9. Kailangan pa daw ba mag-register sa e-travel or magdala ng e-travel QR code kapag babalik na sa ibang bansa? Guys, hindi nyo na kailangan mag-register sa e-travel kapag pabalik na kayo sa ibang bansa dahil ang e-travel QR code ay hinahanap lang ito para sa mga arriving OFW or mga arriving travelers pabalik or pauwi sa or papasok sa bansang Pilipinas. Number 10. Kailangan pa daw ba i-register ang baby sa e-travel? At kung kailangan daw ba na vaccinated ang baby? Ang sagot dyan guys,
ay yes, kailangan i-register ang baby or kahit yung infant pa lang sa e-travel QR code or kailangan kumuha ng e-travel QR code kapag uuwi sa Pilipinas. Pero yung tanong na kailangan daw ba na vaccinated yung baby ay hindi na. Hindi na kailangan na vaccinated yung baby dahil susundin lang niya yung travel requirements ng guardian. So yung ilalagay mo sa vaccine information ng baby ay yung kagaya sa vaccine mo, yung name ng vaccine mo at yung date para makakuha siya ng green QR code. Dahil nga base sa announcement na kapag 15 years old pababa ay susundin lang nito ang travel requirements ng guardians. So kung ano yung vaccine nyo at kung kailan kayo na vaccine, ayon din yung ilalagay nyo sa vaccine information ng baby or nung bata na 15 years old pababa. So ayun guys, ang top 10 questions ng mga OFW na madalas na tinatanong sa akin tungkol sa e-travel registration. Napakarami pang iba pero gagawan ko na lang ulit ito ng part 2. At sa mga nagtatanong kung kailangan pa daw ba ng booster kapag naka 2 dose vaccination na kayo, ang sagot dyan guys ay hindi naman na required ang booster dahil kapag naka 2 dose vaccination na kayo ay exempted na kayo sa PCR test at quarantine kapag uuwi kayo sa Pilipinas. So it's up to you na lang guys kung gusto nyo pa rin magpa-booster. Pero kung ako yung tatanungin nyo ay magpa-booster na lang kayo dahil libre naman ito. Dahil hindi rin naman natin alam ang mga future na rules or guidelines na gagawin ng ating gobyerno dahil alam naman natin na ito'y pabago-bago. Tungkol naman sa pagre-register sa e-travel ay meron akong ginawa na video na step-by-step guide na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito para pwede nyong mapanood at para makakuha na kayo ng inyong e-travel QR code. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Pilipinas, maraming salamat. See you next time!